So, punta muna tayo dito sa Play Store natin and ida-download natin yung Kiwi browser. So, dito sa Kiwi browser, ito yung ano natin, Chrome, magiging Google Chrome natin kasi pwede dito maglagay ng extension. Di katulad sa Chrome lang, di siya pwede. So, habang dina-download na natin yung Kiwi browser, download na din natin tong Metamask. So, ito lang naman dalawa ang kailangan natin downloadin. And madali lang naman siya ma-download kasi mababa lang yung MB niya. Saglit nyo lang ito ma-download kung nagkaka-problema kayo sa internet speed nyo. Saglit lang yan kasi ito nga Metamask, 26 MB lang. And mas mababa yung Kiwi browser. So wait lang natin. Yan. So ang dami ko kasi napapanood sa ibang YouTube and hindi talaga ako makapag-create. So, sinubukan ko na ako lang magtuklas ng kung ano-ano hanggang makuha ko and isha-share ko sa inyo kung paano ko nakuha. Kasi ang hirap talaga sa mga YouTube sa napapanood ko. Hindi ko makuha pag sa cellphone lang. So, punta lang tayo sa Metamask. And dito sa Metamask, hindi ko na mapapakita sa inyo kasi nga black screen na siya pagka ano, nag-create ka ng account. Kumbaga yung mga kailangan itago, tinatago niya. So, ang pinakailangan nyo dito guys is yung phrase key. Kung yung phrase key guys na makikita nyo, ayun yung mga word na siguro 12 ata yun. Yung mga useful, word, help, mga ganyan, area. So, random naman yun. Isulat nyo yun guys. Huwag na huwag nyo yun iwawala. Kung maaari, isulat nyo sa papel, sa notebook nyo, itago nyo. Kasi malimutan nyo na lahat, huwag lang yun. And ayun yung pinaka-importante natin mamaya. Ayun ang pinaka-kailangan natin. So, after natin makapag-create ng account dito sa Metamask, pupunta naman tayo ngayon sa Kiwi browser natin. Open lang natin tong Kiwi browser. And, ayusin muna natin yung Kiwi browser natin. Hide ko muna yung ads, pati desktop site ko muna. Yan. Tapos, search natin Metamask extension. So, yung pinakaunang lalabas, yung may Google Chrome. Yan. Click nyo lang yan. Tapos, dito sa may gilid, may lalabas na Add to Chrome. So, click nyo lang, tapos OK. Yan, dinownload niya na. So, kung mag-paid man, walang problema. Lalabas pa rin yan, okay pa rin yan. After nyan, yan, mag-ano na siya, redirect. Tapos, desktop muna natin para mas kita natin tong desktop site. Yan, kasi hindi natin may click yan eh. Tapos, click natin yung pinakauna. Ito. Tapos, dito natin lalagay yung recovery phrase natin or yung phrase key natin kanina. Yung mga word na sinasabi ko na kailangan nyo isulat. Tapos, maglagay lang kayo ng password. Yung password nyo din kanina, ilagay nyo na din. Tapos, confirm nyo lang. Yan. So, first time ko lang din tong gawin, guys. I-share ko lang din sa inyo kung paano ko natuklasan or nagawa. And kung may mali ako nagawa, pa-correct na lang ako sa comment section. Kasi nga, halos lahat na nakita ko hindi working sa akin pag sa ano lang sa cellphone. Hindi talaga nagana. So, after naman yan, punta naman tayo sa Ronin Wallet extension. So, yan. Ito ulit, Chrome Google na to. Click nyo ulit. Tapos, sa-add ulit natin yung extension. Click nyo ulit yung anong yan. Add to Chrome. Tapos, okay. So, yan. Dinownload niya na ulit. Wait lang natin siya matapos. Yan. Tapos, click natin yung tatlong dot sa gilid. Yan. Tapos, sa pinakababa may, ano, yung wallet. Click lang natin siya, yung Ronin Wallet. Tapos, get started. Tapos, ang ginawa ko dito, kinlik ko yung nasa baba, yung already have a seed phrase. Kasi nga may phrase na tayo kanina gamit yung ano, Metamask. So, type mo lang yan. Yan, okay na yan. Tapos, lagay mo yung password. So, bahala ka na kung iba yung password. Sa akin, iniba ko ata. Yan. Lagay nyo lang kung anong gusto nyo yung password. Tapos, yan, import wallet natin. Tapos okay na, your wallet has been created na. So, meron na tayong Ronin Wallet account. Ang next naman natin, pupunta tayo sa, ano, AxieInfinity. Yan.
Wait lang natin siya mag-loading. Medyo matagal siya. And click natin ulit yung tatlong dot sa taas. Tapos punta tayo marketplace. And yung tatlong dot ulit. Tapos login. And click natin tong gitna. Login with Metamask. Tapos ito na yung ginawa nating Metamask. Kukonek lang natin. Puro wait lang to guys. Medyo matagal siya. Pwede nyong ibaba para mag-reload siya. Try nyo. Yan. So yon, gumana. Sign nyo lang. Click nyo yung sign. So ito yung kasi yung mga common instructions sa Google or sa YouTube. Ito yung mga common mong mapapanood na instruction. Kaso ang problema, ito, unlinked Metamask. So ito lagi dito nagkakatalo eh, na hindi sinasagot ng ibang YouTuber. And kahit ako, nung nag-download ako kanina, hindi ko alam kung paano to. So tinry ko talaga ng tinry. Nakalagay naman kasi, log in when Metamask muna. And click ulit natin yung tatlong dot. Dito sa may baba, may Ronin wallet. Click nyo lang. Tapos, baba nyo. Ito, confirm. So, ayun lang yung simpleng, ano niya, para ma-fix yung problema. So, ganun yung naging ano sa akin. Ewan ko lang. Correct nyo na lang ako kung may iba pang paraan or mali yung ginawa ko. Pero sa akin, nag-work siya. Ito, no. Pwede, may account na ako. Ibig sabihin niya, no. Nakapasok na ako, nakonect ko na yung ano ko. Yung ating Ronin wallet sa AxieInfinity. So, pwede na akong mag-set up email and password para meron na talaga akong account. So, ilalagay nyo lang dito yung email nyo. Kung anong email ang gusto nyo. Lagay ko muna yung dummy email ko. Yan. And after nito, mag-ano lang kayo, lalagay nyo lang yung isesend sa inyo na code sa Gmail nyo. So, make sure na tama yung email na ibibigay nyo. Kasi doon nyo isesend yung code and i-confirm nyo pa yan para makapag-create kayo ng account. Yan. So, ito na. Verify your email na. So, puntahan nyo lang yung Gmail account nyo and ilagay nyo lang yung code na lalabas. Tapos, click nyo yun, confirm. So, okay na siguro to guys. Para ma-make sure ko na okay na siya, ilalagout ko muna tong account. Tapos, isa-sign in ko siya. Itong login with email and password. So, try natin kung okay na talaga siya. Tapos, yung password natin, lagay lang natin. Yan. Next nyo lang pag hindi gumagana yung ano nyo, yung robot na yan. Pag nawawala-wala, next nyo. Tapos i-verify nyo hanggang makuha nyo. Tapos ito na, sign in natin. So yun, pumasok tayo. Para naman sa pag-download ng AxieInfinity, punta muna tayo sa this PC. Connect lang muna natin yung phone natin sa computer. So kailangan talaga natin to kasi mas madaling mag-download sa PC. Pero pwede ata kayo sa Discord na lang. So, sali na lang kayo kung wala talaga kayong PC. Yan, click lang natin itong AxieInfinity. Tapos yung unang lalabas, AxieInfinity.com. Wait natin. Tapos, click natin sa taas itong Play Now. Yan, pili lang kayo kung iOS kayo, Android, or Mac OS. So, ako, Android ako. So, Android ang kiklik ko. Wait lang natin siya, ma-download. And dito sa taas, i-allow natin siya kung may lalabas para ma-download siya. So, yan. Wait lang natin. Mabilis lang naman. After na itong matapos, right-click lang natin siya. Yan. Tapos, show folder. Ito na siya yung APK niya. Puntahan natin yung phone natin. Ito yung phone natin. Drag lang natin siya or i-copy-paste nyo. Tapos niyan, pwede na tayong pumunta sa phone natin. Punta lang tayo sa phone. Yan. Tapos punta tayo sa file manager. Tapos yung APK, click natin. Settings. Tapos allow nyo tong source. Tapos wait nyo yung mag-countdown na okay para ma-install natin siya.
So, okay. Tapos, back na natin. Tapos, install. So, ganun lang naman siya kadali i-install or i-download yung AxieInfinity natin. Pero kung wala kayong PC, try nyo sa Discord. Alam ko sa Discord meron eh. Na APK. Open nyo lang after nyo ma-install. Yan, open natin siya. So, ito na yung AxieInfinity natin. So, sana makatulong sa inyo itong video na to. Thank you for watching and hanggang dito na lang tayo. Thank you, and see you for the next videos. Peace out.